kami sa Terminal 3 and we're going to Cebu. Dumisen kami 2:30. Hmm? 2:30? No. 3:30 ka. Sila. Ako 3:30. Ako 3 a.m. Sila. Yung iba 2:30 ganun. Kasi marami akong ano, orasyon. So, kailangan maas maaga. So, yun ngayon, papasok na kami para iskan yung mga bag. Yan, so ngayon, nakapasok na kami and sobrang daming tao. Since, di ba, mag-holiday, so marami talagang tao magbabakasyon. Medyo wala pa tayong energy, no? Wala pang ang aga-aga namin gumising. Wala pang gan. Tapos, hindi pa kami nagbe-breakfast. 28. Where are you? So, ang flight pa naman namin is 7:59 ata. Pero nga yun. Pero syempre, kailangan mo diba maging ano? 5:50 mga pa lang. Iningal na ako. Ako mababaw. Hi guys! So, ngayon pala kayo mag-i-intro kasi kanina hindi na kami nakapag-intro since pumila na kami agad. So, ngayon pala kami mag-i-intro. And yun nga, sabi namin kanina, we're going to Cebu! So yun, ipapakita naman namin sa inyo kung ano yung mga pupuntahan namin and syempre yung tutuluyan namin. Excited ka? Yung pala ng hotel, Movenpick. Sa Mactan. Mactan. Yun yung tutuluyan namin. Mamaya. So yun, ngayon nakapila na kami para magkilo na ng mga pagkahe. And then, siguro mag-breakfast kami dahil wala pa kaming kain. Magaan pa kami. Magaan pa kami. So, yun. Breakfast time! Flight namin 7:50 pero alas 8 na. Anong petsa na, Cebu ba? Anong petsa na? Hello pa. Ano masabi mo? Nakadisappoint. Kasi matagal na kami naghihintay dito. Kanina pa kami. Tapos ang aga-aga mo gumising tapos 8 a.m. lang. Tapos anong oras ka pa makakaalis dito dahil na-delete yung mga flight. Dapat minabago nyo yung sistema nyo ganyan. Hindi dapat ganyan. Sa wakas, sa wakas. Boarding na kami. At yun, hintay na lang para umalis na yung aircon. Pero delete ng 1 hour. Ayun. See you later, Cebu! I'm so happy I can't lie, I'm so happy I can't lie, I'm so happy I can't lie. Nandito na kami sa Cebu. So wala naman siyang energy. Oy, energy naman. Nabingi ako sa sumakit ulo ko. Bakit? Maingay? Magulo. Nasa airport na kami ng Cebu. Oh, and then naghihintay na lang kami nung baggage para makuha na namin and then dadiretso kami ng hotel and then lunch kasi 11 a.m. na. Tapos konti lang nakain mo. Tapos ay na ikot. So ngayon nasa sasakyan na kami. And pupunta muna kami ng Movenpick. Para ilagay muna yung mga gamit namin. Then, sana tayo next?
Padam. Lantau Busay. Busay. Welcome to Cebu. I'm so happy. Lantau Floating Restaurant. Nandito na kami sa Cordova. Cordova Lantau Floating Restaurant. Ito. Ito na lang, basahin niyo na lang. Basta 'yun, Lantau Native Restaurant. So pag native, anong ibig sabihin? Fresh. So, kung mapapansin niyo, no, mahangin, sobrang hangin, guys. Tsaka kasi malapit kami sa dagat. Hindi sa dagat. Ay, dagat, hindi ba? Ilog ba to? Ilog. Ilog to? Ay, dagat to. Nagkalabo-labo. Dagat to. Ayan, basta yung likod. Ayan o. Basta na floating nga. Floating, di ba? So, nasa... Floating, pero hindi siya... Hindi siya gumagalaw. Floating, pero hindi siya gumagalaw. Floating, pero hindi gumagalaw. Bakit pag floating ba dapat gumagalaw? Kaya nga floating. Dito sa Cebu at ito yung 1,000 ay hindi pa kita 10,000 ay ano nga ba yan 10,000 ba yan wait lang guys at hindi parang sure 10,000 roses so yun pupunta tayo sa malapitan tara guys tara. So makita yung iba namin kasama. Ayaw nila. So tumingin ka. Ayun na, ito na. Aray, ayun na siya. Wow. So ito yung 10,000 fake roses. Wow. So beautiful. Wow. So nagpapapicture lang si Tita Lori. So ito yung 10,000 roses, aka fake roses. I'm so happy, I can't lie, I'm never gonna lie.
dito na tayo sa Magellan's Cross. Yan. So pinagbawalan tayo kanina kasi nga bawal daw mag-video doon sa loob. So ang ginawa ko na lang, na-videoan ko naman na talaga siya pero hindi ganun kaliwanag. And pinicturan ko na lang and ginawa ko na lang video gamit yung camera ko, yung cellphone ko. Since bawal nga daw. Pero hindi nila alam, nakapag-video na. Kaya siya. Hello guys! So, yun! Nandito na tayo sa tutuloyin natin. And ito yung Mövenpick Hotel here in Cebu. Recap ko lang kung anong nangyari sa buong maghapon natin. Kasi guys, actually, siguro kung mas napaaga yung flight, mas marami sigurong napuntahan or nagawa this day. Kasi ang nangyari is, 3 a.m. pa lang, nagpe-prepare na kami. Then 4 a.m., 4:30 a.m., kailangan na namin pumunta ng airport. So, ang nangyari, dapat ang flight talaga namin is 7:50 a.m. Kaso na-delayed ng 1 hour. So, mga 8 a.m. na kami nakaalis. Ay, hindi. Hindi pa nga nakaalis eh. Kasi nag-boarding pa. Tapos, ang tagal pa talaga umalis. So, sobrang nagtagal. Kaya nakarating kami actually ng Cebu ay 11 a.m. na. So, 11 a.m., sinundo kami ng service diretso agad dito sa hotel kasi nga iniwan muna namin yung mga bagahe namin para at least diba, pag nag-ikot-ikot ka, hindi naman ganun ka hassle, diba, na may mga bigbet ka. So, iniwan namin dito sa hotel, then diretso ng lunch na yun eh, since mag-uwan na. Pumunta kami ng Lantau Bay Floating Restaurant, native restaurant na grabe, sobrang sarap na pagkain. Walang etos, walang halong pang-etos, sobrang sarap talaga. And nagkataon naman pala na yung katabi niya lang, nandun yung 10,000 roses. Yung sikat din na pinupuntahan talaga dito sa Cebu na mas maganda talaga siya, mas ma-appreciate mo siya paggabi. Kaso nga, syempre, since nandun naman na kami nag-lunch, so pinuntahan na lang din namin. Since yun, napakita ko din naman yun sa inyo sa video ko kanina. And sumunod naman na pinuntahan namin ay yung Magellan's Cross. And nagsakto din na nagkataon din na yung katabi niya, yung simbahan ng Santo Niño talaga dito sa Cebu. So ayun lang talaga yung napuntahan namin. Tapos namili na kami ng mga pampasalubong para at least uwian. Wala, hindi na namin kailangan dumaan pa sa mga pampasalubong. So ayun guys, actually konti lang talaga yung napuntahan namin. Hindi ko talaga in-expect guys na sobrang alalayo pala ng distance na mga dapat pupuntahan dito sa Cebu. Parang pupunta ka sa isang area, isang oras. Tapos pupunta ka na naman sa isang area, isang oras na naman. Pupunta ka na naman sa isang area, isang oras na naman. So yung oras talaga ng pagbiyahe, yung nakakain, instead na makapag-ikot ka talaga. So yun lang talaga yung napuntahan namin. Kasi tingnan mo, 11 a.m. kami nag-start. Nakarating kami ng hotel, mag-5 na. Tapos ang napuntahan lang namin, 4.
yun, sobrang nakakapagod yung nangyaring yun. Kasi syempre, ang aga namin gumising, tapos diretso talaga gala. So wala ka talaga energy. So I suggest, or tip ko sa inyo guys, kung pupunta kayo ng Cebu, sa second day na lang kayo mag-ikot. Kasi para at least umaga pa lang, naka-ready na kayo, may energy kayo, and at the same time, marami talaga kayong mapupuntahan. Hindi kagaya sa nangyari sa amin na pagod-pagod talaga. Ayun yung nangyari ng pagpunta namin sa Cebu, and nandito na nga kami sa Mobile Peak Hotel. Dito pa talaga kayo natutour ng buong-buo dito sa hotel. Kasi hindi pa naman talaga kami nakapunta dun sa area dun. And I think dun sa area dun, yun yung maganda. Magandang area and mga pang yung parang mga nightlife. So hindi ko pa kayo natutour dun. And siguro gagawa na lang ako ng panibagong video tungkol dito sa Moven Peak Hotel. Yun, separate na lang. Hindi ko na siya idadagdag dito. Yun guys, paggabi na. And I think sa labas kami mag-dinner. Or I think siguro dito na lang or sa labas. Hindi ko sure, di ko pa alam kung anong plano talaga. Yung dinner namin, irudugtong ko na lang siguro dito sa video na to. Kasi kasali pa naman sa first day here in Cebu. And I hope sa mga taong pupunta ng Cebu, ayun, sana pakinggan nyo at nagustuhan nyo yung tip na sinabi ko. Mamaya ipapakita namin sa inyo kung saan kami mag-dinner. And doon natin siguro guys, tapusin yung video. Kasi tapos na yung first day. And siguro yung second day siguro, ipapakita ko sa inyo yung tungkol sa Moven Peak. And siguro kung saan din kami magla-launch. Yun. So, see you later guys! Dinner sa sales. So, ngayon, mag-iikot-ikot din muna kami kung anong meron doon. Kasi kanina, di ba, pinakita ko sa inyo kung ano yung mga nandun. So, swimming pool lang yung nakita talaga. As in, maliwanag pa. Ngayon, medyo madilim na. So, mas na-emphasize yung ganda ng mga pools, ng area. Yan. Yan, guys. So, nandito na tayo sa area kung saan... Ay! Wala pala. Nakikita ko lang kung saan yung may mga nagpo-party-party doon. Yun na, 'di ba? Yan. Oh, yan. So hindi na tayo siguro makakapunta diyan kasi pang-party people lang 'yan and siguro mga ano 'yun eh, inuman ganun. So hindi na tayo pupunta diyan and syempre since pagod na nga tayo maghapon, so kailangan na magpahinga para may energy bukas. So far, yung experience naman dito is sobrang sarap kasi yung ambience, nakaka-relax, ganun. And then yung surroundings talaga, ang ganda. Parang feeling mo talaga, ang bongga-bongga mo. Kasi nga yung ambience, yung surroundings, sobrang ganda talaga as in. Pero hindi pa namin natatry yung pool and yung dagat, hindi pa namin natatry. Kasi nga hindi pa naman kami naligo. So, hoping sana bukas matry natin yon yung pool at syempre yung dagat. So yun. And ngayon, pabalik na din kami sa room dahil nga kailangan na magpahinga. Ngayon guys, sinatapos ko na tong araw na ito, itong gabi nito. Dahil sobrang pagod na at alam ko naman, nakita nyo na, alam ko, napakita ko na sa inyo kung ano yung mga napuntahan ko dito and na-experience ko sa first day here in Cebu. So ayun lang guys! And don't forget to like, comment, share, subscribe, and bell button! Bye!